fearing God, fearing Filipino, and you are not into something which is destructive to your fellow men, you have absolutely nothing. I will die for you. Magandang Martes ng umaga, October 31, 2017. Ito ang Karambola sa DWIZ. Ako po si Jojo Robles. Kasama ko po si Conrad Banal, si Jonathan De La Cruz, at si Thinking Pinoy, RJ Nieto. Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning. Ang hina naman natin good sa mga morning. Hapon. Huh? Ang hina naman natin sa mga hapon. Super hina. Napakahina. Ano ba yan? $6 billion. Mali, 9 billion lang, sir. Ah, 9 billion? So, sabi ng update ng Nikkei. Sabi ng Nikkei. Na-fake news ka, sir. Hindi, yung 6 billion, yung investments. Ah, yung... yung mga negosyante nila. Aid to Marawi pa. Yung negosyante nila, mag-i-invest best dito. Best ng 6 billion. Wala, yung hina natin eh. Oh, hindi, mahina talaga ang ano. Oh. Ang pasok ngayon ng sa administrasyon, mahina. Ano pa yung 6 billion sa pesos? 300 billion pesos. Maliit. Oh. Napakaliit. Dapat mga tipong 500 trillion. Oh. Ah, si Selan naman itong mga... baka magalit pa. Murahin pa tayo. Hindi, kasi alam mo naman, kailangan kasi sabihin na meron dala eh, di ba? Merong napala. Diba? Oh. Oh boy. Well, nung bumisita naman si Presidente Noy doon, nagbigay pa nga hindi, pa well, 5 million pesos kay Morad. bukod naman doon sa pera, talaga ipinunta ni Duterte doon. Yung security concerns. Yes. Dito sa region na 'to, 'di ba? Mm-hmm. Kasi nga naglalagot itong lalo na si Pogi ng North Korea, hindi ba? Naglalagot. Oh. Saka nanalo si Abe. Si Abe, medyo hawkish eh. May pagka-hawkish. Ano diba, ba yung hawkish? Medyo palaban. Palaban. Ah. Kasi ang Japan hindi pwede mag-armas eh. Oh. Diba? Since World War II, hindi sila pwede mag-armas. Pero kaya maganda yung economy nila kasi yung pera, nadadala sa ano? Imbes na dalhin sa armas. Defense, umaasa nila sa Amerika. So Amerika ang gumagastos. Which is not to say na mahina sila militarily. Ah. Which is not to say. Meron din silang defense. Oh, yung Japan Defense Forces, yung JDF. Malakas din. Pero di po ba lately meron daw magkakaroon doon ng amendment o bagong batas na gagawing less defensive, mas offensive yung It's in their constitution na hindi sila sinulat ng mga Amerikano, by the way. Well, wala kang magagawa eh. Nabomba ka ng atomic bomb eh. ngayon, mayaman na sila. Baka pwede nang tumulong. At lalo na, yung saka mga... Saka threat sila. At saka sila mga bisal North Korea lumilipad sa ibabaw nila. Talagang kailangan. Napakadaling ano well, yung South Korea, ganun din ang concern nila. Kasi mas malapit sila eh. Totoo. Tayo rito, siyempre, kinakabahan din tayo. Yun naman talaga yung pinunta ng digong doon. At nasa range ang Luzon ng isa sa mga missiles nila, yung mga medium America range. Nga, nasa range nila. Hanggang Chicago na tayo. Kaya lang sir, yung ICBM nila na aabot ng America, hindi pa proven. Hindi pa nga. Pero yung medium range nila, medyo pasok na sa Japan, yun. Proven na nila yun. Napakadali yun. Ng Pacific Ocean. Ang hindi proven, kung talaga puputok yung... Ayun lang. Lipad yung racket, oo. Kung talagang puputok yung... Ang isa pang malaking concern, syempre doon, marami tayong mga Pinoy sa Japan. Marami rin tayong sa Pinoy Korea. Sa Korea. Pero ako minsan iniisip ko talaga, in my wilder moments, iniisip ko ba, sana naging kaaway na lang natin yung Amerika ng World Kasi War II. Bakit? Talagang inayos ng Amerika yung Japan eh, after World Pati War Germany. II. Germany. Oh, di ba? Lahat nga inayos lahat nila. Bakit inayos naman nila tayo? Pagkatapos ng gera, binigyan tayo ng independence. Bahala na kayo dyan sa nasira. Kayo na gumawa niya. Actually, masaklap yung... Meron tayong veterans. Kita mo, yung 20 veterans, 75 years after lang nabigyan ng parangal. Napakasaklap ng ginawa sa atin. Umalis dito. Tapos ang naupo eh,
si Manuel Rojas, ano, yung senior. Tapos di ba, ang binigay sa ating pabuya ay yung mga pinaggamitan nila nung World War II, ibinigay na lang sa atin at pinagbebenta nung Rojas government noon, yung surplus war material scandal, di ba? Meron pang mga ano, ikaw naman, yung parity rights. May parity rights pa, Diyos ko po. Yung mga Tidings McDuffie Act. Babuyan po yung ginawa sa atin. Kaya dapat kalaban na lang natin Amerika eh. Huwag naman ngayon na eh. Too late na. Yung mga lolo natin dapat nasabihan natin dapat kinalaban na lang natin yung Amerika. Pag Amerika kasi nilalaba, kinakalaban mo, aamuhin ka. Tama. Well, style ni Mahathir yan. Yung nung panahon ni Mahathir sa Malaysia. Banat siya ng banat. Issue noon kasi yung mga forest, yes, di ba? Yes. Banat siya ng banat. Bigay naman ang bigay ng aid yung Amerika. Eh, si Duterte ganun din. Or concessions, ginagawa, eh. Everything. Diba? Oh. Ako natutuwa lang ako yung kasi Pakistan, $3 billion a year. Zero mo yun. Israel. Malakas. Hindi, iba naman yun. Ay, ba yung usapan yun? Usapan yun. Pakistan. At least sa Pakistan ang pinakamalapit-lapit nating analog. Egypt. Egypt malaki rin. Ang Egypt dapat malaki. Dapat talaga pumapalagga rin talaga eh. Diba? Ngayon nga, yung Vietnam, binibigyan pa. Mas maganda pa kesa sa atin eh. Dati nila kaawa yan. In terms of aid. Kasi napakaganda na ng Vietnam ngayon, sir. Kasi diba, anong araw, naalala ko, anong previous administration, ang touring sa atin, ang lahat ng kapitbahay natin, pati yung mga aid agencies, pati yung mga bansa na nagbibigay ng aid, ay, yung Pilipinas, bahala na Amerika dyan. Huwag nyo nang intindihin yan. Itong Hapon, kalaban din natin nun. Hindi ba? Yung Japan, hawa lang naman tayo. Talagang kaaway ng Japan nun, ng US. Kailangan nila yung oil ng Indonesia. Ang US nandito sa atin. Pag dumiretso sila sa Indonesia, kaya-kaya silang upakan ng mga kanudong galing dito sa Pilipinas. So, obligado sila na kunin yung ano, kunin ang Pilipinas din. Ang talagang target nila yung oil. Di ba, remember yung oil embargo ng Amerika at that time? So, ngayon kaaway na, ngayon hindi na natin sila kaaway, kaya 9 billion na lamang ang minsan mas maganda nga, kaaway na lang, no? Uy, 9 billion hindi, pero di ba, tignan mo, ang nagawa ni Duterte dito, yung pinalagan niya yung Amerika, tignan mo, hindi lang yung Amerika, medyo, uy, kailangan amuin din natin to si Duterte. Ang nangyari, pati yung mga dating anturing sa atin, bahala ang Amerika sa Pilipinas na yan, iba na tingin sa atin, nanunuyo na rin. Pera lang ang European Union. Yun lang ang kakaiba. No? Pero yung European Union, sa sarili lang nila, laki ng problema nila eh. Nagkakanda lagas-lagas na sila ngayon eh. Dahil una, di ba humiwalay yung UK? Tapos Brexit. Ngayon, nag-vote pa ng independence yung Catalonia. Tapos mukhang tatagilid ngayon, binibaby pa nila yung Greece para hindi bumitaw. Diba, nagbigay naman ng magbibigay naman sila ng 150 million euro. Well, salamat. Hindi lang strings ang nakalagay doon, lubid. Lubid at may hook pa sa dulo. May sima pa sa dulo. Mabigat talaga. Ito, yung Japan. Alam mo, sumikat si Duterte abroad dito sa Marawi handling. Yes. Ha? Malakas ang ano niya. Napansin ko, parang nawala tuloy yung image niya na butangero, na kanya na palamura. Ano siya? He knows how to lead. You know? Tsaka determined. Walang teka-teka. Diba? Pati si ano eh. Pati yun ang napuno ni Abe mismo eh. Abe Prime mismo at saka si Defense Minister Mattis. Sa US. Sabi niya, the first ever na nag-occupy ng isang territory ang IS na pinalaya. Nang ganong kabilis ng ganung, din. Dahil yung sa ano, yung sa Syria ayun pa. Matagal, 2.5 years. Tapos umabot pa ng Iraq na. Yung Japan naman kasi, may trend dyan ngayon. May tinatawag silang third wave ng mga negosyo na lalabas ng Japan dahil one, wala na silang labor force. No? Tapos pataas ng pag wala ka labor force, pataas ng pataas ang sahod. So gusto nila ilabas yan, may third wave sila. Takot sila sa China. Siyempre, takot na takot. Halimbawa, yung Hitachi, yung malaking pabrika nila sa China, gusto nang bunutin. Ilipat sa iba. Well, may information tayo, nililigawan natin yon. Malaki yun eh. Well, yung mga ngayon, itong mga business deals na pinunta ni Duterte doon,
at siya pa mismo ang witness sa signing. Malalaking negosyo. Oh, shipbuilding, iron and steel, ha? Hindi ba transportation? Yung mga tren, ang lalaki, hindi na pipitsugin ngayon. Hindi na, para hindi na coconut water. Hindi na. Naalala mo yung coconut water? Hindi na. The coconut water scandal. Ang lalaki, pare. Ha? Nakakagulat din eh. Mm. Hindi ba? Kung hihina-hina tayo, sayang yun. Mm. Mauunahan tayo ng iba. Kasi limited din naman yung resources na isang bayang kamukha ng Japan. Mm. So, unahan yan. Ang Vietnam, kailangan din yan. Ang Cambodia, kailangan yan. In fairness, siya. Kasi ganito sir, ang ini-imagine ko lang sa Japan, di ba, sobrang bibilis ng umiedad yung population nila. Oh. Wala na sila masyadong trabahador. Mm. Diba? So, hindi kaya gayahin nila yung ginagawa ng Dubai. Diba yung Dubai, parang 300,000 lang ang Emirati nila doon. Tapos ang ginagawa nilang trick, nagsiset up sila ng mga eco zones. Mm. Tapos, pinapatasok nila yung mga foreign workers. Nandun yung businesses, pero tinatax nila. Eh parang yung mga, yung lahat ng mga kita nila na ano, magiging parang in the form of taxes o anumang fees, pumupunta sa gobyerno ng Dubai. So ang mangyayari sir, meron... Pag ini-imagine ko sa Japan, mag-set up sila ng mga zones na gano'n, tapos yung mga revenue collection, yun yung pampabayad nila sa mga home for the aged nila. Well, alam mo kasi cultural, ang Hapon may natural na takot sa foreign. Sa foreign may konting xenophobia. Yes. Mm. Oh, meron talaga. Closed society sila. The other thing, nabanggit mo yung Dubai. Feeling ko naman, sir, pagka 90 anos ka rin, hindi ka wala na, ka ng gano'n. Hindi ka na magka-Boxer Rebellion, sir. Hindi na siguro. Pero... Ay, sorry po, sa China yung Boxer Rebellion, pero you get the drift. Pero ano, ang dapat natin intindihin, kung hindi naglatag ng magandang relasyon si dating presidente, wala rin yan. Wala rin yan. Utang natin lahat. Utang natin lahat kay Pinoy. Kasi kailangan ng multidisciplinary approach. Holistic. Asymmetrical. Maski na coconut water at saka bananas lang ang pinag-iisip. Coconut water talaga eh, no? Pero at least nakapag-umpisa siya. Ayun. Hindi, nabanggit ni Tipi kanina yung Dubai. Ang naalala ko sa Dubai, ang problema doon, hindi ka makakapagtayo ng negosyo kung foreigner ka. Meron kang may-ari lahat yung mga Arabo. May partner ka. Laging yun ang major partner. Hindi pwedeng gawin ng Japan yun kasi iba ang business doon sa well, sa kumbaga minor adjustments. Eh. Pero saka, essentially... Dubai, free trade eh. Free trade. Eh. Mm. Tsaka yun na nga, well, commerce center hub. Yung mga labor-intensive industries, unti-unti nang lalabas ng expected na yun. Pero ngayon, ang crossroads ng Japan nga, yung dati, kasi kopya lang sila na kopya. Oh, doon nagsimula lahat. Parang yung China. Ngayon, sila na leader. Parang Taiwan. Sila na leader. Halimbawa sa textile, iba ng textile making sa Tokyo, high-tech, grabe yes. Mga ano, research, sir, may, no? May Alice na. O hindi, yung mga fabric nila ngayon, yung meron yung pati odor i-absorb. Oh, ganon ang mga nire-research nila. Oo. So, hindi mo na kailangan maligo. Well, kailangan mo pala maligo dahil lalagkit ka. Pero yung amoy, at least kukuha na nung fabric. What I mean is, ganon ka-high-tech na sila. Mm. So, yung medyo mga labor... intensive businesses. Lalabas na nila yun. Iron and steel, shipbuilding. Yung mga pwede na, pwede sabihin ni Digong, sa amin na lang yan. Mm. At gusto nga ni Digong ng steel industry para sa Pilipinas kasi nga yung national steel sa Iligan, yung dati nawala. Kasi marami po akong kilala doon na doon lumaki, binuhay ng national steel yung pamilya nila. Tapos, kinarni na yun eh, yung fabric. IISMI, Iligan Integrated Steel Mill Incorporated. ISMI. Ayun. Well, walang economy na naging industrialized. Nang walang steel industry. Kailangan mo yan sa industrialization. At maganda yan kasi ba, si Presidente naman, ang gusto niya talaga ma-process naman yung ating mga ores. Delicious.